ating mga ka-channel. Andito na naman tayo sa Pangasinan. Video naman natin ngayon. May isang dish tayong lulutuin, medyo exotic. Siguro nakaka-relate yung mga iba dyan, mga kailukano namin. So, wait lang. Kita nyo naman, medyo malalaki itong mga palaka natin ngayon. Bullfrog siya. Bagong harvest dun sa may bukid. So, yun. Tignan nyo siya. Malaki. Binili namin 150. 150 isang tali. So, mga nasa 30 plus na rin dito. Ganito kalalaki. Tingnan nyo naman. Alas kasing laki na ng kamay ko. So ngayon babalatan natin sila para lutuin sa sarili nilang dish. So mayroon tayong mga prito mamaya, so mumukbangin natin 'to mga guys. Kasamahan niyo ako, 'di ba? Years later. So ayan mga guys, nagluluto na po si kapatid ko si Chris. So nagigisa na siya ng sibuyas bawang. So ayan mga guys, kakain na tayo dyan. Dito pala tayo sa Santo Tomas, dito sa Pangasinan. So dito lang yan, mga palaka. Kukuha muna ako kanina. So ito yung sinasabi natin, ito yung sinasabi ko kanina ng crispy palaka. So makikita nyo, para lang din siyang chicken joyo. Okay, laki diba? Kasi laki ng kamay ko na. Bullfrog yan. Galing dun sa kanina sa bukid. So, sarap. So may sausawan lang tayo dito. Yan, kalamansi, toyo, sili. So yun guys, start natin. So, yung meat niya parang chicken lang din eh. Parang chicken. Lalo pag sarawsaw mo sa kalamansi toyo, may sibuyas.
Sir. Ginataan. Lukano kayo, kamat kaya. Okay, so. Parang meat. Parang chicken meat lang siya. Ay, katawan ng palaka. Crispy. Chop. Ito sa parting brush na yan. Harap. Sulit. The best. The best to the best. Siling Ilocano yun. Binabad sa ano. Ayan. Sa may likod, spinal cord ng palaka. So, kakainin mo lang siya buo, diretso. Crispy. Sarap. Yun yung dalawang legs niya. Chicken joy, diba? Harap. Ang-ang. Parang mag-mukbang. Sumasagad yung sili, ang sarap. Sakit. Parang masarap. Ito. Ginataan. Yes. Mantanin lang. Sarap ng ginataan na palaka. Try nyo, subukan nyo. The best. Yeah.
Lagyan ulit natin ng sini mga guys. Kamay. Right, left, right, left, right, left. No, wala ko na papa. Magmang na kayo tugawa dun. Tinawagan. Hindi mo na pasok na rin ma? Hindi ba pasok na? Tama na. Hindi parami na yan. Isang. Isang. Ang hak. Ikukumpira mo tong palaka mga guys, ano eh. Parang mas masarap pa siya sa chicken talaga. Yung lasa niya. Mas malasa siya tapos hindi siya ganun katigas. Kirain mo, talagang sobrang sarap. Lalo pag mga pritong ganito, may mga sili ka diyan. Sarap. Six hours later. Yan guys, good morning, no. Pupunta tayo ngayon sa may bukit kung saan natin nakukuha yung mga palaka normally dito sa probinsya, no. So, ayun, nung mga bata pa kami, siyempre mahilig po, mahilig naman kaming mawingwit kahit mga isda, mga palaka dito sa may probinsya. So, yun. Every Saturday and Sunday pag wala kaming pasok sa school, ganoon, pupunta kami dito sa may bukid para mamingwit ng palaka. Yan. So nakikita nyo yung mga palay-palay na yan na naka dito sa bukid. So dyan lang naman normally nakukuha yung mga ano, mga palaka. Yan. Dyan. So malayo. So malawak yung palayan dito. So sigurado maraming palaka dito. Actually dito kinuha yung palakang malalaki kanina na kinakatay namin. So yan. Mamimingwit lang o kukuryentihin, mga ganun normally yung pagkuha ng mga palaka. So yan guys, kung makikita nyo marami din mga saging lakatan dito, saging saba, kaya ba yun? Yan guys, may natumba pa dun sa sobrang bigat na ng saging, sobrang dami ng saging, bumagsak na lang siya. Kita nyo naman kung gaano kalawak yung palayan dito. So maraming palaka dito actually makakuha. Hindi lang palaka, doon sa banda ron maraming mga isda, maraming mga hito pwedeng kunin doon sa banda ron. So kailangan lang natin
kailangan mo lang pumunta sa banda doon para makakuha ng mga isda. Pero dito sa part na to, yung palaka, mga bullfrog lang yung mga nandito niyan. Hello mga ka-channel, nandito tayo ngayon sa Tutuwas Pangasinan kasama si Uncle Sario Valdez, si Sario Valdez Senior. Andito tayo sa small na garden ng Uncle. So explore natin kung anong mga nandito. Tara guys. So ano yung mga normally tanim mo dito, Uncle? Ito, ano to? Pipino. Pipino. Ito yung mga pipino guys. Kung nakita nyo dun sa may mga palengke, so yan. So yan pa lang sila. Yung mga bulaklak na yan, yan. Yan guys, patubo pa lang yung mga yan. Magiging ganito pa lang sila yan. So mayroon tayong malaki dito. Ano to, Uncle? Bieng. So dito manggagaling ulit yung mga panibagong mga ipapatubo natin ng mga pipino. Pag nahinog na to. Tapos ibibilad, Uncle? Bibilad daw po tila. Ano pa yung mga nandito mga angkal na ano, mga patubo? Ito, Amplaya. Amplaya, sili. Yan ito yung Amplaya nga balang. Saan? Ang J Atidag. Ah, ito. Ito. Pangpakbet mga ka-channel. Dito, binito yata. Yan. Dito data nga pa rin sa bali di kung lagi natin pangpakbet. So dito sa garden na to mga guys, nandito lahat ng mga pangpakbet Ilocano natin. Nandito natin may mga Amplaya dito, tapos talong, may sili pa tayo, sitaw. Sitaw mga guys. To sili. Sili. Yan sili. Sili pang sigang, pang pinakbet. Okra. Okra. May mga okra tayo dito. So dito sa probinsya guys, hindi lang naman healthy yung mga pagkain dito. Sobrang presko pa dito. Kaysa sa mga sa Manila, sa mga iba-ibang lugar, sobrang init na puro building na yung nakikita natin. Dito, try nyo dito sa probinsya pumunta. Makakapag-relax talaga kaya. Yan. Talong. Ini buah kuang singkamas. Singkamas. Aku pamit ni, dadamung aku, dadamung agbungan. Data pay lang, damu pay lang kesta. Damu pay lang. So data, so data angkel lagi singkamas. Singkamas. Buah agbunga. Yung bunga ng yung. Singkamas mal data. Sa yung singkamas mga ka-channel. Meron yung nabibili natin na parang binabalatan yung matamis. Pero ito, bukod dun sa bunga niya, meron din siyang parang sitaw na bunga niya dito na pwede din siyang pang dinigdeng. Masarap sa mga sinigang, mga ganun. Wala pa kasi kaming sample kasi nagano pa lang siya eh. Namumulaklak pa lang siya mga guys. Tignan nyo. Yan. Yung bulaklak niya na yan mga guys, tutubo yan parang pabang sitaw na pang ano yan, pang pwede pang sinigang, pang dinigding yan, sarap yan mga guys. Dito naman sa ilalim niya, yan, yung binibili natin na ano, yung bunga ng singkamas, yung sinasawsaw natin sa bagoong, sa alamang, sa suka. Pwede ba natin makita dun sa loob, Uncle? Ayan mga guys. So. Ayan, oh. Ayan. Yan yung bili-bili natin sa palengke yung nakakuha na singkamas. So ayan. Kita nyo? Ayan oh, mga guys. Ayan. Ayan. So tumutubo siya ng ganito kaya tumutubo din siya ng ganyan. So nagkakaroon din siya ng gulay. Ayan. So yan. Kalat-kat mo tanggal niya. So tumataas din siya. Kailangan din ng mga support na kahoy dito. Namumunga din siya ng mga gulay na pwede nating ihalo sa mga dinigding ganun. Yan pa yung kal, ti mamalay niyo mga ano dito.
Patani? Ni Kabatiti? Kabatiti. Kabatiti. Ano yung mga kabatiti, guys? Kabatiti. Kabatiti. Diretso lang ha, kabatiti. Huwag nyo i-slow mo ha, kabatiti. Okay mga guys. Ito po yung kabatiti, guys. Siguro mga nasa 6 inches. Native, 6 inches. Iba na yung kuan, yung malalaki. Ito talaga native yan. Maliliit talaga ang bunga niya. Ibang native. Dagito, uncle, ilakla ko yung mutba. Na. Ilakla ko yung dagito. Yung palengke. Ay, pang sida lang dito. Tama nga pang lako, no, dito pang ikaw dito. Pang sida lang. Do, sa bali, yung pang lako kami. Hindi yung pang lako. Trastan niya, kalawa. Dito iba lang is pang pinakbat. Pang pinakbat, pang dinagdang. Alalaga ka nga talaga ni, naglinter, kung pumayagan. Tapay katuday. Katuday, katuray. katuray, yun eh, hindi kayo mo nalagsabong. Tangay sa luyot. Ano nga, naglalaw kami mulat nun, sa luyot. Oh, di pinagbunga lang ito yung patani. Patani. Palang. Palang. Lagi ito yung palang. Nabunga na tanggal. Awan pa. Di pa yung nagkuha. Sabong damot ito niya. Sabong damot ito yun. Palang. Palang. Hindi ba yun? Ang kamas pa yata niya. Yung muti katuday. Katuray. Katuray. Alam niyo ba yung katuray mga guys? Yung puti, yung ano niyan. Pag lumaki yan kasi, meron siyang parang bulaklak na kulay white. So, yun. Normally, pinapakuluan lang natin siya. Tapos, sinasawsaw sa bagong kalamansi, tsaka sili. Sarap. Pag bumunga. Pag bumunga, o. Paano na yung mga kasi ano dagiji routine niyo to ngayon, uncle? No, as pag rin every morning ikikatan niyo sibsibugan niyo dagiji mula yo dito. Every morning. No wagtod to daw. Amo no ang kan nagagig sibsibuak abunwa. Sibsibug ka lang. Di ay kampay ti abuno. Uy, ababuno amo. Masarap dito. Masarap dito, guys, yung mga tawag din dinengdeng. Sa mga kailukano ko, dinengdeng sigurado. Dito sobrang dami. Yan. Alaga po ni uncle lahat ng mga to. Yan. Ay, may nuno. Uncle, wala bang duwende dyan? Awan. Walang duwende dyan, uncle? Awan. Nabayaga kito na unti eh. Ito. May dalawa oh. 1, 2. Parang may duwende dyan, guys. Awa. Ikot to. Sini, bulak kayo. Sabong mo dati, parda. Ang kuha mo lang dito. Pag dinindin mo lang kuha. Dati mo, karabasa. Kalabasa, guys. So patubo pa lang siya niyan. Patubo lang pa. Yan. Mga ilang months po 'yan bago kayo mag-harvest ng ano, kalabasa. Ato, basta no ko dati kami ng balong ko ano, dumadak ka. Agkwamot ka. Agsabong. Uy, agkwamot ka no dumadak ka dati, agkwamot ti pala. Pero mano, mga 2 months kasi. 2 months, 3 months kasi ang agkwada dagitay. Nagsabong da basta no kalatkat dan. Nagsabong ay nagyay bunga dan. Uy, nagbunga dan met ta. Nagdalakil dan no kadanon ta tan basta nagsabong ay mangrugi magbunga. Mga kolang da ta. Wabulan baka dato yung galagsubli kay magbunga ato eh. Dito sa parting norte mga guys. Mas masarap yung simple lang kasi buhay dito eh. Unlike sa ibang lugar,
Lagi mong kinakain, hotdog, tusino, yung mga processed foods. Pero pag dito ka sa probinsya lumaki, nako, malakas resistensya mo. Kasi puro mga gulay, mga kinakain nyo dito. Native, masarap din yung native. Native na chicken. Palaka. Doon, titingnan naman natin kasi sinasabi ni Uncle mayroon siyang ano, papaya na sobrang dami yung bunga sa isang pulo. So, check natin. Mga estimate, Uncle, manunga po na ito yung bunga na ngayon. No. Manunga yung bunga na ito, manunga piraso. Jaka mo na balong ka mo, adobe di lalalan ah. Continuous ato yung bunga na? Uy, diretso, hanggang na ako ah. Hanggang na makuha mo ato eh. Dadaktal na kita? Diretso mo. Akas talaga. Kabalo na ito yung papaya ko. Native? Native lang ito. Yun yung mga guys, yung mga native din natin na papaya dito sa bandang norte. Masasarap din dito pagka nainog tong mga to. Pero, sarap. Normally ito ginagawang atsara, pang tinola, ginisa sa sardina, siya mga ganun lang, mga simpleng mga lutong ulam lang. Sa mga hindi nakakaalam, no, guys. Dapat yung kal? Dapat yung kwam? Patpatubong? Dito nga part ngayon, yung itigaw kwam dito hindi. Mais na kita. Mais? Pagpatubo kayo mati mais hindi. Ang isa ko tingin ko nga ito, ang arman. Ayan ka larwat. Ang dati nagulat ni mais. Isa ko pala sumarunun ko, palubot na ako, hindi na pala dyan. Ang mulmula kayo mati ko ito eh. Hindi palay. Uy. Ito ni palo kaya mula na ito, babalim mo lang ito. Sila na kita ni, pare na kita ni. Dito sa may palayan, yung sa nauna kong sa mga nauna kong clips doon sa dito sa video na to mga guys, bali palaka yung trinad ko kasi yun yung mga naunang videohan ko kanina. Pero normally, ayan, nandito si Uncle. Yan dito sa bukid nilang to. So yung mga palay pagka mga ano na pag may tubig-tubig na rin, may mga malalaking palaka talaga. So kumakain din po kayo ng palaka, Uncle. Sarap. Sarap. Palaka. Actually nagluluto kami. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasarap yung palakang niluluto namin. Papaya. Papaya. Pinapaano namin sa miswa eh. So masarap rin ito. Mumukbangin po natin mamaya mga guys. So hanggang dito muna tayo sa video na to dito sa garden ng Uncle. So please subscribe and share my YouTube channel para then i-click nyo yung notification bell mga susunod na videos ko na gagawin ko sa YouTube. Bye!